Emang kita lang kita pare. Welcome back guys, Master Dex naman. So kasama ko ulit si OX. So happy na siya ngayon kasi na-vlog namin yung Beringer niya. So abang-abang na sa Sunday yung vlog niya, yung upload niya. So ngayon, i-compare natin tong Joson na ano to? Joson Jupiter and then yung sa GX5000 ng Kepler. So i-compare namin yung transformer, yung supply voltage. I-compare namin yung internals niya, yung specs niya. Tapos yung mga power supplies niya and yung mga capacitors kung ano pang makikita yun dyan. So, konting sound check. Tapos may konting sound check and sound difference ng dalawang amplifier kung saan ba mas maganda yung tunog. Sa sub, sa mid-high and sa kung saan man na setup yan. So, dito tayo mag-umpisa muna sa Joson Jupiter. So, sa Joson Jupiter may ano siyang may dalawang microphone inputs. Dito may dalawa din siya. Tapos may mic bus at saka mic na treble. So ito yung mga tone controls sa microphone. So hindi lang makita kasi medyo madilim dito. So ito yung output niya, master out ng microphone niya, yung master volume niya and then yung echo. So dito wala siyang tone control sa microphones pero may echo siya and then may mic volume. Dito naman sa music volumes niya, meron siyang master na volume. Yan o, sa music niya. And then may bass at treble. Siyempre yung balance. And yung signature niyang loudness. Ito yung signature ng GX5000. Tapos dito, may bass and treble din siya. Pero wala siyang loudness. Pero halata naman, mas maganda yung tunog niya sa mid-high. So i-compare natin mamaya to para mas malaman natin kung saan talaga mas maganda. So mayroon siyang individual na volume para sa left and right channel niya. So dito wala. So pag volume mo ng master niya, dalawa na agad yung tunog di katulad dito sa Joson na pang power amp talaga yung setup niya kasi may individual volume. And then yung sa board, meron siyang ano, 3 pairs per channel at saka pang power amp talaga yung setup niya sa loob. Kung tatanggalin sa natong tone controls, power amp talaga yung itsura niya. Pero sasuggest ako kay Boss Joson na ano, nga gawin niya itong 5 pairs and mas palatiin yung transformer. May space pa, oh. Malapad pa yung space sa niya. LX10, pila ka na yung LX10 na niya? Do 2 pairs lang. Do 2 pairs. So, yung LX10, 2 pairs lang or 3 pairs ata. Tapos, meron siyang, ano, 6 pairs na transistor, 6 pairs na capacitors. So, mas malaki yung, ano niya, yung storage niya ng electricity. So, meron siyang 10,000 microfarad. Yan, oh. Dito, meron din siyang 10,000 microfarad pero apat lang. Tig 100 volts lang yung ano niya, yung capacity, yung voltage handling niya. And then yung sa transistors, gumagamit sila ng 2SA5200 and yung ayaw mo focus. Wala pala nag-focus yung GoPro. So meron siyang ano, 5200 and yung 1943 na transistors, yung pang budget talaga na transistors. So dito meron din siya. Ito, meron siyang 6 pairs lahat and 3 pairs per channel. So meron siyang 12 transistors. Ito, 8 lang. So ayan oh, yung mga transistors niya. And may dalawa siyang protect. May dalawa siyang relay. Ayan oh, minute niya oh. Kasi kapag mababa yung voltage ng relay, hindi siya pipitik o hindi siya ano, hindi siya mag-activate. And yung dito, pinagkaiba lang, may RGB. May ilaw-ilaw. Yun. Ito yung, ano, yung sentimental value ni OX. So, ingatan natin hindi to. Hindi pwedeng mabenta. Hindi pwede ito mabenta. Pero ito, binibenta na to. Asan yung turbulence? Ito, binibenta yung turbulence to. Yung GA600 kasi mag-upgrade si OX ng mid-highs niya. So, yung sa main amp naman, meron siyang similarity. Yung parang sa 502, mga P733, 735, parang kahawig siya dito. Dito, magkaiba yung ano niya, yung diagram niya, and then yung board niya is gumagamit siya ng fiber. Oh. Makapal yung board niya, kaya hindi siya, ang tawag dun? Hindi siya mababali agad-agad. Hindi ka siya katulad dito na medyo manipis lang. Pero same sila na gumagamit ng fiber, yung material. And sa tone controls, ito, mas malaki siya. Magamit siya ng THT na piyesa. Hindi man white, hindi man chip kasi effector. Ito, magamit siya ng SMD. So yung lahat ng piyesa sa SMD, so pwede naman ito mapapalitan kasi may schematic man na, ano, na diagram. So magamit lang sila ng
LM4558 para sa kanyang tone controls. So ito lang, minimize, pinasimple, tapos power amp na yung internals niya to. So sound check natin muna sa sub na naka 4 ohms load. 4 ohms load na 1000 watts na Titan Audio and yung Live Pro Neo X. So ito torture natin ulit to. Tapos i-try din natin sa bridge, pero ito walang bridge. Sige na music. Hanggang music na. So ito yung tunog niya sa sub. Pwede rin. So hindi nyo lang maririnig to sa ano kasi naka sa cellphone na kayo nanonood, pero kung sa personal malalaman nyo talaga. Ay, may tester mga lip. Ng 15 volts na palo. So sa sound check sa no sa mga smooth bass umabot siya ng 15 volts, pero kung mga pang-battle music na umabot na siya ng 30, kahapon nga umabot pa ng 49 or 50. So ganyan kalakas yung Joso na to. Malakas talaga. So try din natin dito sa GX5000 kung ano ba yung same music din. So dito tayo papalit ng music. Speak on lang, and then yung minimize ng volume. Ganun lang. So ito yung tunog niya sa ano sa GX5000. Apat din na 1000 watts yung ginagamit namin. Ayun oh. Average na palo, pero mas malakas lang to ng konti kasi mas may sipa siya kasi gumagamit siya ng SMD na piyesa sa tone controls niya. Yan yung pinagkaiba niya. So yan lang. And sa price difference pala is mas mura to compare sa dito. So na-check ko sa mail sa Shopee, umabot siya ng 8,300 or 8,500. Ito, umabot lang siya ng 7,500 or 7,600. Yung kasama ng shipping. So, tingnan natin sa Shopee. So, ito yung presyo niya sa Shopee. Sa shop mismo ni Boss Joso na yun. So, meron siyang price na 7,499 o ilagay natin sa 7,500. So, nakuha ko to dati nasa 7,600 kasama ng shipping. So, yan yung shop ni Boss Joso. No? So, ililink ko lang sa baba yung shop nila. So search natin yung ano yung GX5000. Yan na, walang daya ah. GX5000 na yan oh, 8,400. Yan yung presyo ng GX5000. Yan oh, pa may pinabakapan mo san no. Lumaki. Yan oh, may 8 man. Yan oh, may 999, 10k, meron 95. So hindi nagkakapareho yung mga presyo sa Shopee. Pero dito na lang ako sa mas mura pero kadikalidad. So kinaya naman yung 2 ohms. Halos ma 4 ohms saka 2 ohms talaga. So yan. So yan lang sa vlog natin mga boss, and see you in the next video.